Gagawa tayo ng tricks ngayon sa area naman na kung saan pag binago mo yung size ng kwarto, magbabago rin yung size ng area dito. Gawa tayo ng area dito, area. Area text. Titanan natin siya. Gawin natin siyang 140 ang height. Tapos, gawa tayo ng panibagong layer niya. Layer area. Text. Kulay yellow siya. Close natin. Ngayon, din natin siya dun sa area text. Ayan. Ngayon, let's say ang area nito. Sapon natin. Area. Enter. 22.2. Ayan. So, 22.22 SQM. Ayan siya. Ngayon, paano kapag nabaw itong kwarto na to, nilita natin, hindi siya nagbabago, di ba? I-automate natin siya ngayon. Simulan na natin. Siyempre, oh, nagagawa muna tayo ng polyline. Polyline. Tapos, gagawa tayo ng panibagong layer. Area. P-line. Color number 7 siya. Para kitang-kita. So, click yan. Doon natin sa area P-line. Ayan na siya. Ililink natin ngayon tong area text sa area P-line. Simple lang yan. Double click. Tapos, i-highlight nyo lang tong number. Then, right click. Insert fields. Ayan. Ngayon, dito, select nyo yung object. Object. Tapos, object pa din. Select object. Ayan. Ayan. Ayan yung area niya. Pipili kayo dyan kung ano. Pero area lang kukunin natin. Decimal. Bali lumalabas ilang ano siya, ilang decimal siya. Ang dami. Palilitin natin yan. Nagawin natin siyang meter lang. Current position gawin natin 0.00 lang. So, dapat ang lalabas dyan ay 21.51. Kasi naka-millimeter tayo. So, every 3 digit matatanggal yan. So, 1, 2, 3, tanggal yan. So, note, 1, 2, 3. So, natira 21. And, kupon natin yung second 2 digit sa kanan, 0.51. So, tatanggalin natin yan sa pamamagitan nitong additional format. Paano tanggalin yon? Kung ilan yung digit hanggang dito sa 21.51, yun ang idadagdag nating 0. Ay, dadagdag natin ditong number. Let's say, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadagdag natin yan, 6 na number. So, point, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na number, 6 including 1. So, naging 21.1 na siya. Then, okay. Okay. Ayan. Okay na siya. Yan naka-highlight niya, non-printable naman siya. Hindi yan nag-print. Ang ibig sabihin lang yan, may formula tayong nilagay, like yung fields. Subukan natin baguhin. Gawin natin dalawa. Putayin naman natin to. Dan natin to. Dito. Tapos gawa tayo ng panibagong polyline. Image properties lang natin mula dito. Kasi pares lang naman sila. Ngayon, right click mo dyan, tapos right click,
Edit field mo lang kasi may field na siya. Kaya na insert fields. Select. Ito. Ayan. Pag nag-select ka ng panibago, babalik siya sa default. Ganun pa rin position. Tatanggalin mo lang ulit. Nagdag ka ng limang 0. Point. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Ayan siya. Okay. Okay. Ayan na siya. Ngayon, subukan natin i-adjust yung room. Let's say, ito, lakihan natin ito. Gawin natin itong gawin natin dimension muna para yan. Okay na siya. Let's say ito, i-stretch natin to. Stretch. Gawin natin itong 1.2100 yung hallway. 1200. Stretch. Sorry. 200 lang pala. Para maging 1200 siya. Kasi naka 1 meter na siya. Ayan. 1200, 7900 na siya. Tingnan nyo to. Hindi siya nagbabago, di ba? Regen nyo lang. 20.91 na siya. Pansin nyo. Ando ko ha. Stretch. I-stretch nyo kasama yung polyline na area. Kasi yun magiging reference nyo. Pwede na natin siyang 400 or 500 para maging 1.5 yung hallway. Then, regen. Ayan na siya. Ganun din dito. Dalawa na siya maapektuhan. Stress naman natin siya. Gawin natin kung ito 2.1, gawin natin siyang 2.5. So, 400. So, 2.5 siya. Legit. Ayan o. Nagbago siya, di ba? 6.3 dati. Pag ni-regime mo siya, magiging 7.5. Lumaki siya. So, ganun lang. Marami pa akong i-upload na mga tricks tungkol sa AutoCAD. At kung gusto nyo rin malaman ang mga additional tricks sa 3D Max, Photoshop, InDesign, Lumion, at saka Illustrator, subscribe lang, like, share, at click ang bell button para updated kayo sa mga i-upload ko. Salamat!